Mga kaibigan, magandang tanghali o magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman ako. Bibigyan ko kayo ng kaalaman, mga kaibigan, tungkol sa copy strike. Kasi marami pong vlogger din, YouTuber na nag-upload ng video na hindi sa kanila. Pero hindi po maganda 'yon na mag-upload kayo ng sarili ninyong video nang hindi sa inyo. Mag-upload kayo yung sarili ninyong video, mga kaibigan, para wala tayong copy strike, wala pong claimant. Ika nga, wala pong magrereklamo kay YouTube na copyright strike, mga kaibigan. Kasi, mga kaibigan, nangyari rin sa akin yan, mga kaibigan, yung copy strike. Pero mahirap, mga kaibigan, pag halimbawa ay nawala bigla yung account nyo, YouTube nyo, mga kaibigan, yung channel nyo. Sayang yung pinaghirapan, mga kaibigan. Sayang yung pinaghirapan nyo. Kasi kadalasan, mga kaibigan, sa mga baguhan, lalong-lalo sa mga baguhan, kagaya ko, baguhan din akong vlogger, mga kaibigan. Pero sa kasamang palad, nagkaroon ako ng copy strike, mga kaibigan. Kaya ako'y nalulungkot. Kasi natutunan ko rin yung mga kaibigan kumuha ng video na hindi sa akin o i-upload ko para nagpapalakas ng views, mga kaibigan. Pero hindi talaga maganda. Sorry talaga doon sa in-upload kong video. Alam kong most famous vlogger ka na nag-upload ako ng video mo. Sorry talaga. Sorry. Alam mong idol kita. Kasi nakuha ko rin yun sa ibang vlogger na mag-upload ng natutunan ko rin yun sa ibang vlogger na matatagal na. Ang mga millions na ang views, mga kaibigan, subscribers, mag-upload ng ganong video na hindi sa akin. Kaya sorry talaga. Yung iba, yung mga lalo sa mga baguhan, kumukuha sila ng video na hindi sa kanila, yung walang copyright. Ang ginagawa nila, mga kaibigan, ay pupunta sila sa Creative Commons. Kasi lalabas yun, mga kaibigan, yung lahat ng video na wala siyang copyright strike. So, i-upload nila yon na wala talagang copyright strike. Pag ginawa mo yon, pumunta ka sa filter, mga kaibigan, dun sa makikita niyo, mga kaibigan, di ko na ipapakita sa inyo. Kasi nangyari na sa akin . Nagkaroon ako ng copy strike. Masamang loob ko, mga kaibigan, dahil nagkaroon ako ng warning kay YouTube. Ang ginagawa nila, mga kaibigan, sa filter, madali lang makita yung mga kaibigan, pero hindi ko lang ipapakita sa inyo kasi nalulungkot ako . Sa Creative Commons, mga kaibigan, doon lalabas lahat ng pwede mong i-upload na video na walang copyright strike. Pero ang masama nung, mga kaibigan, pag halimbawa ay nakita nung mayari yung claimant ng video ay i-report po nila kay YouTube na hindi sa yung video. So magkakaroon ka ng copy strike. Titikdown ka ni YouTube at yung mayari ng video ay i-remove nila from YouTube, from your channel, mga kaibigan. So hindi na wala na, useless na yun. So magkakaroon ka ngayon ng copy strike kay video, kay YouTube, mga kaibigan. Hindi maganda yung, mga kaibigan. Napakahirap yon, nakakalungkot. Kung ang pinaghirapan mo, lalo na sa mga baguhan, ay biglang mati-terminate. Determinate ni YouTube yung channel mo. Sayang, mga kaibigan.
Napakahirap. Sayang yung pinaghirapan mo at saka lahat ng videos mo ay i-remove ni BNA YouTube, mga kaibigan. Kaya, lalong lalo sa mga baguhan o sa mga datihan, mga kaibigan, na nag-upload ng hindi sa inyo yung video, huwag nyo nang gawin, mga kaibigan. Hindi maganda talaga kasi magkakaroon kayo ng copyright strike, mga kaibigan. Huwag na kayong mag-upload ng hindi sa inyo. Gumawa na lang kayo ng sarili niyong video, mga kaibigan. Ano bang ibig sabihin ng copyright strike, mga kaibigan? Hanggang 3 times lang po, mga kaibigan, magkaroon ka ng copy strike. Diba, pag nag-upload kayo ng copy strike, mga kaibigan, ng video na may copy strike ay nag-a-appear mismo sa Gmail account niyo o email account niyo, mga kaibigan, YouTube na may copyright strike ka nga yung in-upload mo. So i-delete niyo ka, mga kaibigan, at wag na kayo mag-upload ng video na hindi sa inyo. Kasi ang sistema niya, mga kaibigan, 3 times lang, mga kaibigan, magkaroon ka ng copyright strike kay YouTube. At ititake down kanila, mga kaibigan. Sayang naman yung pinaghirapan mo. At yung 3 times, mga kaibigan, halimbawa nagkaroon ka ng isa ng copy strike, mga kaibigan, ay 90 days duration, mga kaibigan, bago mawala yung copy strike mo, mga kaibigan. Halimbawa, nagsimula ngayong araw na to, August 4. March 4. March, April, May, June. June 3 to 4, mga kaibigan. June 2 to 3 ay saka po mawawala yung copy strike niyo, mga kaibigan. Hindi maganda yung, mga kaibigan. Hanggang 3 lang po kamabigyan ng copy strike ni YouTube ay iti-terminate na po yung channel niyo, mga kaibigan. Ay huwag na kayo mag-upload ng video na hindi sa inyo. Yung pong duration, yung pong halimbawa nabigyan kayo ng copy strike, mga kaibigan, 90 days duration, mga kaibigan. Bali, 3 months po yan bago mawala yung copy strike. Una, kung nabigyan kayo ng copy strike sa una, huwag nyo nang gawin, mga kaibigan, ng pangalawa. Kasi may warning ka na, dalawa na. Pag inabot ka ng, mga kaibigan, ng 3 copy strike, mga kaibigan, titikdown ka ni YouTube, your channel will be terminated. Yun na, mga kaibigan. 3 times lang yung, mga kaibigan, ng tawag nito, na maka-copyright strike ka, mga kaibigan, ay bibigyan ka ni YouTube ng tawag nito, ng termination, mga kaibigan. If you get 3 copy strike, your channel will be subject to termination, mga kaibigan. 3 times lang, mga kaibigan, na magkaroon ka ng copy strike. Tatandaan niyo, mga kaibigan, 3 times ka lang magkaroon ng copy strike. Halimbawa, una, nagkaroon kayo. Pangalawa, nagkaroon kayo. Pangatlo, mga kaibigan, huwag niyo nang gawin, mga kaibigan, mag-upload ng video na hindi sa inyo. If you get 3 copyright strike, your channel will be subject to termination by the YouTube. Kaya huwag niyo nang gawin, mga kaibigan. Huwag niyo nang gawin, mga kaibigan. Kasi sayang yung pinaghirapan natin o pinaghirapan niyo, mga kaibigan. Pinagpuyatan niyo. Ang hirap mag-edit. Ang hirap magbuo ng video. Napakahirap, mga kaibigan. Kahit ako, baguhan ako, napakahirap. Mga matatagal na nga
nahirapan. Kaya lang naman sila, may mga editor lahat, kompleto sila, hindi kagaya sa atin. Mga newbie pa lang mga kaibigan na mahirap talaga magbuo ng video o mag-edit mga kaibigan. Kaya huwag niyo nang gawin mga kaibigan. Huwag niyo makalimutang panoorin tong video na to mga kaibigan. Kasi makakatulong sa inyo mga kaibigan. Huwag na kayong mag-upload ng nakaw na video mga kaibigan na hindi sa inyo. Tatandaan niyo yan. 3 times lang mga kaibigan ang copyright niyo. 3 times lang, hanggang 3 times lang mga kaibigan magkaroon ka ng copy strike. If you get 3 copy strike, your channel will be subject to termination. Kaya huwag niyo nang gawin mga kaibigan. Maraming salamat at huwag niyo makalimutan panoorin ang aking mga videos. At don't forget to subscribe to my YouTube channel, Bobit Kaibigan. Maraming salamat. Patnubangay ng Diyos.